Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Nick at may nais din po akong ibahaging kwento sa inyo. Matagal na po itong nangyari. Nagana po ito sa unang trabaho ko. Napasok po kasi ako noon bilang isang gwardiya. Ito po ang pinakauna kong naging trabaho at nadistino po ako sa isang sikat at kilalang mall sa amin. Panggabi ang schedule ko at kasama sa trabaho ko ang mag-inspeksyon at mag-ikot tuwing gabi. Ilang beses ko itong ginagawa ng paulit-ulit habang naka-duty ako. Nung mga unang buwan ko sa aking trabaho ay naging maayos naman po ang lahat. Maliban sa ilang mga di pangkaraniwang pangyayari tulad ng mga pagpaparamdam at kung minsan naman ay nakaririnig din ako ng mga nakakakilabot na tunog tulad na lamang ng iyak ng isang sanggol, kung minsan naman mga boses na nagsasalita. Madalas ako noong makarinig ng tinig ng isang babaeng humingi din ng tulong dun sa may CR. Pero hindi ko na lang iyon pinapansin. Kunwari ay wala akong naririnig. Pero ang pinakamatindi kong naranasan ay doon sa may parking area. Magdadalawang buwan na ako noon sa trabaho. Nang minsang mag-ikot ako muli at napadako ako sa may parking lot. May ilang mga sasakyang naroon. Di ko rin alam kung bakit may mga sasakyan na naroon ng mga oras na yon. Madaling araw na noon at wala akong ideya kung sino ang mga nagmamay-ari noon. Pero mabibilang lamang sa daliri ang mga naroon ng pagkakataon na yon. Nagsimula akong mag-ikot sa mga sasakyan na nakaparada doon. Dahan-dahan lang akong naglalakad. Naging maingat ako dahil yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili. Para kung sakali mang may masamang loob na naroon, ay hindi agad ito maaalerto at ako ang abangan. Kaya laging ganon ang aking ginagawa. Maingat akong nag-iinspeksyon. Hanggang sa may narinig akong ingay dun sa may kabilang sasakyan. Bali may isa pang sasakyan sa pagitan ng kasalukuyang kong iniinspeksyon noon. Dahil sa narinig kong tunog na yon, kung kaya mabilis po akong napayoko at nagkubli sa may sasakyan. Dahan-dahan akong sumilip at nabigla ako sa akin pong naaninagan. Nakabukas yung likod na bahagi ng sasakyan at naroon ang isang nilalang na abalang-abala sa ginagawa niyang paglantak sa kanyang hawak-hawak para iyong tubo na kanyang pinapangos. Dahil sa takot ay nagpa siya kung umalis na lang at wag na iyong sitain pa dahil alam kong hindi iyon pangkaraniwang tao, isa iyong aswang. Kaya maingat akong naglakad palayo. Nang pauwi na ako matapos ang aking duty ay naisipan kong dumaan doon sa may parking lot at naabutan ko doon ang isang utility at isang bisor. Pinapalinis niya yung mga dugong nagkalat doon at sinasabi niyang malamang ay sinag-deliver umano iyon ng karne para sa supermarket. Hindi na lang po ako umimik dahil ayokong madamay pagkat malakas ang kutob kong yung bisor yung nakita ko ng madaling araw na yon. Siya ang aswang.
Pinag-isipan kong mabuti kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang sa nagpa siya ako mag-report sa aming opisina. At nakiusap na kung maaari ay kanila na lang akong ilipat at idistino sa iba. Bagay na pinayagan naman nila, kung kaya natuwa ako. Magandang gabi po sa inyong lahat at kamusta po kayo, Sir Bibi? Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Pero ito po ay karanasan ng isa sa mga kapatid na lalaki ng nanay ko. Ang kapatid po kasi ng nanay ko ay palabarkada. Madalas itong wala sa kanilang bahay at kung kani-kanino nakikituloy na kaibigan. At bata pa lamang ay mabisyo na ito. Sa mura niyang edad habang nasa elementarya ay natuto na po itong manigarilyo. At nang magbinata ay nahilig na ito sa pag-inom ng alak. At itong nag-iisang sakit ng ulo ng kanilang mga magulang. Minsan nagulat na lang sila nanay nang makarating sa kanila ang balita tungkol sa kanilang kapatid na napaaway umano ito. Bali iyon ang unang pagkakataon na nangyari iyon. Dahil kahit mabisyo ito ay hindi naman mahilig makipag-away pagkat pala kaibigan ang kanilang kapatid. At nalaman nilang kasalukuyan itong nagpapagaling sa bahay ng isa niyang kaibigan. Marami umanong tinamong sugat ang kanilang kapatid. Kaya kaagad nila itong pinuntahan sa sinasabing bahay ng kaibigan nito para sunduin. At nang sa ganon ay maiuwi na sa bahay at doon alagaan. Pero nang makausap na nila ito ay biglang nagbago ang lahat ng kanilang mga plano. Sabi nito sa kanila, hindi pa siya maaaring umalis doon. At kahit sila ay hindi ligtas na umalis. Nagtaka naman sila kung bakit, kung kaya tinanong nila ito sa kung ano ang dahilan kung bakit hindi sila maaaring umalis doon. Ipinaliwanag dito sa kanila na hindi pala karaniwang tao ang kanilang nakasagupa kundi grupo ng mga aswang. Tatlong aswang ang tumambang sa kanilang magkakaibigan at nasugatan niya ang isa sa mga ito. Natapyas niya ang isang tenga ng aswang na umatake sa kanya. Kung kaya iyon umano ang dahilan kung bakit hindi pa sila maaaring umalis sa lugar na iyon. Dahil malakas ang kanilang kutob na nakaabang ng mga ito para gumanti. Luba umanong delikado para sa kanilang lahat na maglakbay ng mga oras na iyon. Kaya tinanong siya nila nanay kung ano ang marapat nilang gawin. Sinabi nito sa kanila na maghintay pagkat darating na yung tiyuhin ng kanilang kaibigan na isang manggagamot at antingero. At makalipas nga ang ilang oras ay dumating na nga ito at kaagad silang tinuruan sa mga dapat nilang gawin para malabanan yung mga aswang. Pero nagsisimula pa lamang sila ay narinig na nila yung mga malalakas na ingay sa labas ng bahay at nagulat sila sa kanilang nakita nang sumilip sila sa may siwang ng bintana. Pagkat napakarami ng mga naroon sa labas na bukod sa nakakatakot nilang anyo at kilos ay may mga hawak pang itak at lubhang marami ang kanilang bilang. Parang sumugod yata doon ang isang nayo ng mga aswang. Naisip kaagad nilang wala silang tsansang manalo. Kung kaya minabuti na lang nilang protektahan ang kanilang mga sarili sa loob ng bahay. At sa taglay nakaalaman nun tiyuhin ng kaibigan ng kapatid ni nanay ay nagawa nitong malagyan ng matibay na depensa laban sa mga aswang na nagnanais pumasok ng bahay. Nilagyan nila ng abo at asin ang palibot ng bahay at saka inorasyonan ng manggagamot. Dahilan para hindi tuluyang makalapit yung mga aswang. At para ba silang napapaso kung kaya
hindi talaga nila magawang makalapit. Nabalot ng takot at tensyon ang buong bahay. Si nanay nga ay panay daw ang kusal niya noong mga sandaling iyon ng mga panalangin. Dahil nagwawala ang mga magkakamag-anak na aswang sa labas at gusto talaga makaganti sa kanyang kapatid at sa mga kasama nito. Hanggang sa may inilabas na isang kalapate yung manggagamot. May inilagay siyang binilot na papel na naglalaman ng mensahe at kanya itong pinalipad. Nang sumilip silang muli sa labas ay naroon pa rin yung magkakamag-anak at tila nag-aabang pa rin ang tamang pagkakataon upang lumusog. Hindi maganda yung sitwasyon na kanilang kinakaharap. Lumipas pa ang halos 2 oras nang muli silang makarinig ng mga malalakas na ingay doon sa labas. Pagsilip nila, sa wakas ay dumating na ang kanilang saklolo. Angkan sa angkan na ang magiging labanan. Nakita nila na may panibagong grupong dumating. At ito ay yung mga kamag-anak naman ng manggagamot. Nung pagkakataong iyon, ay kanila nang binuksan yung bahay at lumabas na rin ito kasama ng kanyang pamangkin. Habang nanatili lang naman sila nanay at kanyang kapatid doon sa loob. Dahil sa mahina pa ito at hindi pa kayang lumaban. Pero hindi naman nagkaroon ng matinding sagupaan. Dahil kusa na rin umiwas yung mga aswang. Nang makita nilang kakainin lang sila ng buo ng kabilang grupo. Nagsipulasan ang mga ito at nagmamadaling tumakas sa magkakaibang direksyon. Nang sumunod na araw ay doon pa lamang nakauwi sila nanay at kanyang kapatid sa kanilang bahay. Nagpasya ang kanilang mga magulang na lumipat na lang ng tahanan para maiiwas ang kanilang kapatid sa malaking gulo. Nang nasa bago na silang tirahan ay pinakita pa ng kapatid ni nanay yung tenga na kanyang natapyas mula doon sa aswang. Inilagay niya iyon sa isang garapon. Ipinag-utos naman ni nanay dito na ibaon iyon sa lupa at tuluyan ng kalimutan ang mga nangyari. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rito. Taga-Sambales po ako. Doon ako ipinanganak at lumaki. Nang malapit na akong ikasal sa nobya ko, ay nayaya ako ng matali kong kaibigan na magnegosyo. Ang kaibigan kong ito ay nakilala ko nung kami nag-aaral pa lamang sa kuleyo. At mula nga noon ay naging matali kaming magkaibigan. Siya ay si Nolan. Mayroon kasi kaming sasakyan noon at ayon sa kanya, mas malaki ang maaaring kitain nito kung amin itong ibabiyahe dun sa kanilang probinsya. Bali magdadala kami ng mga produkto galing sa amin papunta sa kanilang probinsya at pagbalik ay magdadala naman kami ng mga produkto mula sa kanila papunta naman sa amin. Bagay na nagustuhan ko naman po yung ganong klase ng ideya. Lalo pa nga at kailangan ko talaga ng pera para sa nalalapit ko pong pagpapakasal. Pero hindi ko kaagad dinala yung aming sasakyan. Ang sabi ko sa kanya ay magpunta muna kaming dalawa para makita ko kung ano talaga ang sitwasyon doon sa kanila. Ang sabi niya kasi sa akin, mura ang mga prutas at gulay sa kanila, lalong-lalo na ang mga nyog. Kaya malaki umano ang pwede namin kitain doon. At marami ding gulay ang wala doon sa kanilang probinsya. Kung kaya kami ang magsusupply ng mga gulay na amin namang kukunin mula sa norte. Bumiyahe kaming dalawa at sumakay kami ng barko. Nang dumating kami sa kanilang probinsya, ay pinuntahan namin yung mga pamilihang sinasabi niya sa akin. At totoo nga ang kanyang mga naikwento.
Napakamura nga ng mga prutas at gulay sa kanila. Pero marami ring mga klase ng gulay ang wala doon. At yung nyog ay piso lang ang bawat isa. Luba pala kasing mahirap ang pera doon sa kanilang probinsya kung kaya ganong kamura nila itinitinda ang kanilang mga produkto. Halos lahat kasi ng tao doon ay may kanya-kanyang pananim kung kaya wala na halos bumibili noon. Kaya napakamura na lamang ng presyo. Sa pag-ikot-ikot namin ay inabutan na kami ng tanghalian. Naramdaman kong kumulo na lang bigla ang aking tiyan. Masyado kasi kaming nawili at nalibang. Excited din ako dahil naisip kong malaki nga talaga ang maaari naming kitain. Pero niyaya ko muna siyang kumain. Naghanap kami ng karinderya dun sa loob ng palengke. At sa may bandang dulo ay may namataan kami. Pero habang palapit kami doon ay bigla naman akong nawirduan. Dahil hindi maganda yung tanawin na nakikita kong nakapaligid sa nasabing maliit na karinderya ngayon. Nagkalat yung mga karne at lubae yung napakarumi. At yung mga tao nagtatrabaho dun sa karinderya ay pare-parehong nanlilimahid. Yung tindera at tindero nga, bagaman may suot pang apron, pero puno naman ng bahid at bakas ng dugo. Kahit yung kusinera ay parang hindi marunong magayos. At mukhang wala sa bukabularyo yung salitang suklay. Pagkat wala naman lang kaayos-ayos at nakabuhagag na akala mo ay buhok ng isang mangkukulam. At napakabaho sa lugar na yon. Kaya pasimple kong sinabihan si Nolan na umalis na lang kami at humanap ng ibang makakainan. Pero bigla naming narinig yung isang lalaki at sinabing maupo na kami at pumili na raw kami ng aming kakainin. May halong paninindak yung kanyang tinig at masasabi ko namang naging epektibo yon dahil nakaramdam talaga agad ako ng takot. Naisip ko rin na baka kung ano pang gawin nila sa amin. Nasa may sulok pa naman iyon at dulo ng palengke. At napansin kong nagkakasundo silang lahat na mga naroon. Nang nakaupo na kami at pipili na sana ng kakainin, ay bigla akong nagulat at hindi talaga nakapagsalita. Nang mapansin ko kung ano yung nasa may malapad na mesa sa tabi ng tagtaran, kalahating ulo. Kalahating ulo iyon ng tao at naroon pa nga ang buhok noon para akong kakapusin ng hininga dahil sa sobrang kaba. At napansin iyon nung kusinera. Maya-maya ay unti-unti na silang lumapit sa amin at pinapalibutan na kami. Kita ko sa kanilang mga mukha ang masama nilang balak sa aming magkaibigan. Nung puntong iyon ay natunugan ko na hindi sila mga karaniwang tao. Napansin ko pa nga yung ilan sa kanila na habang nanlilisik ang mga mata ay mga matinding naglalaway. At tuluyan na akong binalot ng takot nang makita ko yung isang lalaki na bigla na lamang dinampot yung malaking pantaga na nakapatong dun sa may mesa. Nang bigla na lang may naramdaman akong kamay na pumatong sa aking balikat. Paglingon ko ay isa iyong lalaki na hindi ko nakikilala. Pero sinabi niya sa amin na kanina pa raw niya kami hinahanap ni Nolan at doon lang daw pala niya kami matatagpuan. Sinabi rin niya na umorder na kami ng aming mga kakainin. Pero bigla rin nagbago ang isip nito at sinabing may alam siyang mas masarap na makakainan. At napansin naming biglang naglayuan yung mga tao na kapaligid sa amin. At nakita kong para silang takot na takot doon sa lalaki. At sa patuloy nitong pagsasalita ay pinalabas niya
napamangkin niya kaming dalawa ni Nolan. Nang nakalayo na kami mula doon sa karinderya, ay sinabi niya sa aming wag na kaming babalik pa sa lugar na iyon, pagkat bugad umano iyon ng mga aswang. Maswerte nga daw kami at kanya kaming namataan. Sinamahan niya kaming makalabas ng pamilya na iyon. Nanapansin kong pinagtitinginan kami ng halos lahat ng aming mga nakakasalubong at maging ng mga taong nasa paligid. Hindi namin alam ni Nolan kung sino ang lalaking iyon, pero mukhang pinangingilagan siya ng mga aswang. At salamat talaga sa kanya. Malaking utang na loob namin doon sa lalaki, dahil kung hindi ito dumating, ay hindi namin alam ni Nolan kung ano na ang masamang nangyari sa amin. Natuloy ang plano namin ng kaibigan ko at lumago ang aming negosyo na tracking. Pero kahit minsan, ay hindi na talaga kami bumalik pa sa pinamumugaran na iyon ng mga aswang. Hanggang sa kumuha na lang kami kalaunan ng magiging driver at pahinante. Pero mahigpit namin silang binilinan na iwasan yung lugar na iyon, dahil baka sila pa ang makatay at maibenta sa nasabing karinderya. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.